Good morning mga Karaw House. Yeah, start na ulit tayo ulit dito. Ito po yung aming pang day 84 po ngayong araw ng May 10, Martes. Ayan po. Dito Karaw House, ang mga kakulangan na lang dito, puro more on installation na lang. Tapos sa afternoon, puro retouching. Tapos linis. Wala lang ang kulang dito. Andito pala si JJ, kasama natin yung kahapon. Good morning, Jay. Good morning. Ayan. Tapos dito si Master Jojo. Ayan, Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan. Kahapon pala, namili yung ano, yung may-ari nito ng bahay, ng mga iba pang mga materials dito. Doorknob. Tingnan na lang natin to. Doorknob. Check natin kapag nakabit na. Balak po ito papalitan ni Ma'am. Tapos nandito na rin po si Yogi. Yangi, good morning. Good morning. Yan. Wala pala yung dalawa nating kasama, si ano, si JR at saka si Pangski. Tapos pinakalis muna natin si JJ. Pina-pick up natin si John. Yan, si Varsity. Para makasama po natin dito. Tapos meron pa tayong ina-hire na isa pa kung sakali. Para dito. Yan, para sa maglilinis po ng mga tiles at saka magta-tile grout. Meron nga rin po palang binili sila, Ma'am, aside pa dun sa doorknob. Ito yung ilaw na gagamitin po dun sa ano, sa may sunroom. Mukhang maganda to. Makikita ko to sa ano eh. Ayun o. Maganda nga. Ano siya, wall type lamppost. Tapos ito na po yung gagamitin naman ng ilaw. Para po dito. Yan, sa trellis niya. Abangan na lang natin yan kapag na-install po. Ayan, bali ang assignment natin ngayon. Siyempre, maglinis, mag-retouching. Tapos yung tungkol dito. Meron na tayong mga nasimulan. Ilang steps na. Ayan, no? Ilang steps na yung mga nasimulan natin. Bali, alternate po ito pag pinipinturahan. Para yung ito, apakan yung dadaan dun sa taas. Tsaka rito. Ah, yung tungkol nga pala rito sa nag-comment nito, pero sa ulitin ko lang, ito po, ayaw nung may-ari ng stainless na handle. Kaya ito yung pinagawa niya. Tapos ulitin ko lang sa nag-comment ng kahoy, ba't hindi daw gumamit ng ano, yung graining wood tools para ma-achieve yung pinakakahoy na design. Ang gusto ng may-ari ganito. Kasi meron na po siyang unang pinagawa na ganitong-ganito, yung mga upuan niya po. Mga upuan niya sa dining table. Ganyan na ganyan yung mga texture. Diba? Ayan, bali, nakapwesto na po dyan si Ogi sa taas. At pag natapos po natin yung taas, pababa na po tayo rito. Ayan, bali, si Master Jojo more on installation lang muna. Tapos may mga tissue holder na rin po. Ayan, yung mga karagdaga na ano, holders dito. Para sa toilet and bathroom. In-install na po yan ni Master Jojo. Alright, ito yung ating day 84. No, ngayong araw po ng Martes. Yan, marami-rami yung magagawa natin ngayon kasi halos ipo-pull out na natin yung ibang mga gamit dito. Tapos more on linis na lang tayo, puro linis. Malapit-lapit na po ma-turnover to. Tapos ano na po kami sa mga windows na. Yan na po yung ano namin, mga sikasuhin namin. Pipinturahan po itong steel window. Bali yung gagamitin na pintura dito, Karaw, bali yung pinampintura po rito sa ano, sa mga bakal dito. Start na tayo. Yan mga Karaw, pumunta muna tayo sa pinakamalapit na hardware. Bumili tayo ng drill bit, yung maraming i-install doon, yung ilaw, yung sa tiles para po doon sa ano, sa mga holder na bibili po ng may-ari. Yan, pambato. Mga number ano yata ito, Karaw's, number 7 yung ginagamit namin. Ayan po mga Karaw's, nakabalik na po tayo. Yung binili natin, yun po yung gagamitin sa mga ini-install po ni Master Jojo. Yan sa CR, pwede siya pang tiles, sa mga pader para po sa ilaw. Ayan, pwede po yan dun. Ayan, welcome back uli natin si John, the Varsity. Ayan, ayan po siya. Tapos meron din po tayong isang kasama pa. JR din po yung pangalan.
Yan, welcome ka rito, JR. Yan, JR din po yung pangalan niya. Makakasama po natin sila ngayong araw dito. Tapos dito naman sa ating toilet area, isa to sa mga pina-install niya, mama. Tissue holder. Nice. Ganda. Yan, kailangan po natin ng mga kasama ngayon kasi replacement. Kailangan natin ng replacement, wala yung dalawa. Yan, nakakahiya rin po sa may-ari nitong bahay. Nagmamadali na nga po tayo. Yan, may absent pa. Kailangan, maaga pa naman po, kaya buti na lang. May nahugot po tayo rito ngayon na makakasama natin. Hindi naman po na mabigat yung mga trabaho dito. Yan, more on linis na lang po kami, finishing. Basta nandito si ano. Ang importante nandito si Ogie, Master Jojo, tsaka si JJ. Yan po. Okay, mag-umpisa po tayo rito kay JJ. Bali yung may-ari nga, nakapag-decide na lang na pintura to. Kaya pinapamasilya na natin lahat ng risers. Kulay puti. Puti or yung off-white pala na pinampintura rito. Yan, kanya po yung area na yan. Tapos si Ogie, nasa taas. Si Master Jojo naman, lahat ng installation ng mga para sa toilet and bathroom, iniikot niya na po. Nakakagaling niya lang sa taas. Si Jojo naman, nahawakan niya tong flooring dito. Yan, overall tile grout po to. So sa ganitong finishing karos, huwag kayo mag-expect ng mabilisan. Lalo na kapag nagpapagawa rin kayo ng bahay. The more na, ano na, napatapos na finishing, mas mabagal na yung kilos ng tao. Kasi hindi pwedeng mabilisan kasi parang balahura style yun eh. Kaya kailangan ano, sakto lang po yung galaw niya kagaya niyan. Kung bibilisan mo yan, dudumi na naman. Kaya kailangan ano, sakto lang, smooth lang yung galaw para smooth din yung kalabasan ng trabaho, ng finishing. Kaya yung productivity namin dito, kailangan malinis ngayon. Ngayong araw na to, para tuloy-tuloy lang yung linis hanggang sa matapos kami. Dito naman po nag-install si Master Jojo ng ilaw naman para dito sa sunroom. Ito po yung binili na may-ari. Yan, pinakita natin kanina. Ang dalawa po yan. Ito naman si JR, yan, kapangalan niya lang po yan. Bali dito, yan, nililinis na muna yung flooring. Meron siya hawak na paleta, liha. Tapos may konting solution po yun ng chemical, yung tubig niya na may muriatic na konti yan. Nililinis lang muna. Pero hindi pa yun yung pinaka-final. Ngayon, kapag may tile grout na po yan, yan, lilinisan na lang. Ganun na lang diskarte dyan. Eh, si Ogie, dandun po sa taas. Hindi muna natin na-istorbo yun si JJ dito. And tuloy-tuloy lang po yun sa taas. Tapos dun po sa ano, sa may flooring ng slab, sa may second level, hindi pa po tapos yun. Meron pa tayong re-retouching dun. Saka konting linis. Tapos dito tayo sa may sunroom. Yan, nag-umpisa na kami magkabit ng lamppost na binili ko ni Ma'am. So yung lamppost na to is wall tight. Yan, naka-mounted po siya rito sa wall. Hindi na lang po siya kasimple. Yan, una namin ginagawa rito, tinatanggal namin yung pambracket na sa wall. Tapos may kasama po na salamin yan. Blurred yung salamin niya rito. Kwadrado po yan sa loob. Ina-install, papakita namin sa inyo mamaya. Kung matatanong nyo ako saan binili, sa ano po to? Sa Olong's binili ng may-ari. Ito. Bali, 1,280 ang isa nito. Tapos yung ilaw na ginamit dito, ano lang po siya, warm light. Yung mga ganito klaseng ilaw karos, madali lang to ikabit. Mahirap lang to yung kapag ka tinatap mo na yung wiring dito, kailangan mo lang ng katulong. Pero yung pagkakabit nito, madali lang. Yan, may susundin ka na lang naman dito. Iramin natin kay Master Jojo. Bali ito, ito yung bracket niya. Ganyan po yung itsura niya. Nut and bolt.
Tapos meron kayo makikita ang tatlong butas sa gitna. Ito yung sa wiring. Tapos itong dalawa. Yan yung toxin screw. Ngayon ulitin namin ka row house. Ang gagamitin natin na ano rito, tox tsaka screw, black screw. Yung black screw kasi matibay yan. Sa tox namin kahoy. Yan yung sikreto. Kahoy talaga. Hindi namin ginagamit yung tox na kasama nito kasi ano yun, may katagalan. Para siyang lumulundo. Ibig sabihin, natatanggal siya. Ito, mag-aaway yung black screw tsaka to. Maghihigpit ng gusto. Kaya matibay. Mukha lang talagang chip tingnan yung mga gumagamit nito. Pero sa mga karpentero, sa installer, ayan, alam nila kung ano yung kakayahan nito, yung performance nito. Tapos yung dito naman, kapag inassemble nyo to, nilagay nyo yung nut and bolt dito. Ipapasok nyo uli dito sa butas. Ayan, minsan kasi tumatabig nito. Ayan, pag nag-shoot na siya ng gusto, ayan, okay na. Pwede na natin ibalik yung sukat doon. Sukatan na natin. Tapos, yan syempre, kailangan natin ng barena. Tapos, may guhit tayo, may markings tayo. Kinuha natin yung sukat niyan. Ibinato natin dito para magkasing level sila. So, yung pagkaka-install namin dito, yung hindi masasagi ng ulo ng tao. Yun ang importante. Yan, hindi siya masasagi ng ulo ng tao. Siguro mga nasa ano po yan, 8 feet. Yan, 8 feet yung taas. Nakabita po yung isa. Tapos yung susunod naman po natin ay kakabit dito. Yung pinaka salamin ito. Pag binili nyo ito, meron pong salamin dito. Apat. Paikot. Tapos meron siyang nakaabang naklam dito. Yan. Disenyo niya na yan. Sa taas. Yan. Meron din sa taas. Ayun. Sa taas. Bali paglagay nyo ng salamin, iipitin nyo lang nito. Tutupiin nyo lang po ito. Yan ang yung magsisilbi niya na lock. Meron tayo na isa. Yan ba. Tapos kapag nabuksan niya itong salamin, meron blurred type. Tsaka meron yung plain type. Yung plain yung nasa loob. Ayan, yung plain yung nasa loob. Yung plain. Tapos yung blurred, itong blurred yung nasa labas. Nakaharap sa labas. Sa taas, tutupiin lang pati yung dito sa ibaba. Yan na yung lock niya. Yung ilaw na ginamit dito, yan, warm light na LED. Yan, filament type siya yung pinaka ano niya, salamin niya, clear. Ayan o. Yun. Natitiyak ako karos, maganda ang liwanag nito kapag gabi. Relax lang. Relax lang yung datingan. Tapos may nakabang pa tayo isang wire dyan. Para po yan dito sa ilaw pa yan. Wala pang on hand dito. Yun o, mag-update muna tayo. Yan, napakalinis na dyan dyan. Baka mamaya pala mga karoho sa magpapahalan tayo sa may-ari. Yung ref, yung oven, tsaka yung gas range, dali na natin dito. Nasa bodega ko po yun. Yung mga ano na yun, appliances. Yan si John John. Nice. Linis na. Tapos dito naman si JR. Yung kapangalan ni JR. Ano, yan, nililinis na po ito. Ayan na. At si Master Jojo, okay na kami rin sa may sunroom. Yung ano na lang, yung grease trap dito. Yan, hindi tayo makakabang. Check natin kung maabot ng camera. Yan yung grease trap. Papakita na lang namin kapag naka-install na. Sa taas naman tayo. Ito si JJ, ito yung tinatrabaho niya. Yung every riser. Yun o, no? Masilyadong masilyado na. Kailangan dyan flat.
Sarado Masilla, Blanco. Tapos ayan, dito si Ogie. Nire-retouching niya rito yung bed frame ng kama. Ayan, bilis na. Tapos yung sa taas naman, halos okay na kami dyan. Pagugulungan na lang po yan. Yung ibang part ng wall, pagugulungan na lang ng isang mano. Tapos yung ano naman, yung ibang mga accessories na naka-install, punas na lang. Ito, cuttings. Si Ogie na bahala rito sa pintuan tsaka sa cuttings ng door dyan. Tapos dito, halos okay na rin. Linis na lang po ito. Walis punas. Tapos retouching. Tapos yung mga, yun nga, mga plate cover ng outlet, lilinisin po natin yan. Yan dito, halos okay na din. Naka-tile grout. Linis, tapos retouching sa pasumano. Yan dyan. Malapit-lapit na po tayo matapos dito, mga karohas. Tsaka rito, napipinturahan na lang yung bakal. Tapos sa mga aluminum works, si Master Batang po bahala dyan. Nalilinisin lang natin. And sa toilet, ano? Railing. Ang railing natin, ano to? Ang pintura na ito yung ano na, yung pinagpipintura ni Ogie po doon sa kama. Ayan mga karohaus, kakatapos lang po natin na mananghalian. Yan, after break time lang, dediretso tayo rito sa All Home. Bibili po tayo ng ducting para po doon sa kanyang rain shoot sa may kitchen. Tapos bibili na rin tayo ng ilaw, yung T5 bulb na gagamitin po doon sa kanyang overhead cabinet. Ayan, tapos meron lang tayong konting bibili na materyales sa hardware, yung rivet lang. Yun, tapos makakabalik na tayo sa site. Yung sa bodega nga pala, nandun yung refrigerator, gas range, at saka yung oven. Mag-arkil na tayo mamaya ng kolong-kolong. Doon lang din po doon sa kapitbahay natin sa bodega, katabing bahay doon. Arkilahin natin yung kolong-kolong para madala dun sa site. Yan, tara. Dito muna tayo sa All Homes. And let's go. Okay, dito na tayo sa loob ng All Home. Yan, bumili tayo ng ducting ng rain shoot. Tapos ito, switch. Single switch lang. Tsaka T5 bulb na 3-pick. Yan, pwede, no? Testing. Yun. Oh, kita-kita. Kitang-kita. Kita-aga po, man. Yun, no? Kitang-kitak na ngayon, Gino. Bali ito, dalawa yung binili natin ito. Lalagay natin sa ilalim ng cabinet. Hi guys, welcome to All Home. Anong pangalan ni ma'am? Honey po. O yan ha, pag pumunta kayo hanapin dito, nyo lang hanapin po nyo si Miss Honey. Happy name. Kung wala kayong ilaw, sabihan nyo lang kami dito. Magaling mag-assist po yan. Lahat ng ilaw rito, kabisado nyo nila. Yes, pa. Sir. Lalo na to, matagal na to rito eh. Shout out. Okay na po tayo doon sa All Homes. Yan, pagas lang tayo, worth of 500. Tapos dito lang tayo sa pinakamalapit na hardware na dadaanan natin. Bibili lang tayo ng blind rivet na swak dito. Ito po yung lock na gagamitin po natin na barrel bolts doon sa kanyang gilid na ano, door grill sa may corner lock. Yan, saktong ano lang, blind rivet para rito. Tapos bibili tayo ng paint thinner sang ganun. Sa pagas lang tayo. Okay na po tayo rito sa hardware. Ito isang galon ng paint thinner. Medyo tumaas yung presyon nito. Tapos sa blind rivet, ito yung gagamitin namin na pan-lock dito. Bali ano to? 532 by 3-port. Okay, makakabalik na po tayo dito sa site. Tara. Yan po mga karos, nandito na po tayo. Final retouching po ng mga kwarto rito. Tapos si Ogie, nandito naman po si Ogie. Yan, pinuturahan na po ni JJ ito. First coating pa lang itong railing natin. Yan, napaliwanag na natin, nasadya ito para hindi po makapakan yung ano,
yung nabigyan na ng preparasyon. Ito muna. Yung kapangalan niya pala ni Superstar JR na si JR, hindi na po nakabalik ngayong tanghali kasi may pasok po yun. Nagtatrabaho rin po yun. Ito po yung mga nasimulan niya. Yan, nakapaglinis siya rito. Tapos nakapag-tile grout. Yan, malaking bagay na rin po yan. Yan, para mabawas-bawasan yung mga obligasyon natin dito. Palinis na ng palinis yung area. Tapos ayan si John John. Yan po yung mga natapos niya. Yun, linis na rin. Tsaka dito. So yung binili natin kanina, nag-add tayo po ng isa nito. Nasa ano daw po ito, yan, 48 feet. Yan, sinukat na natin ito kanina, medyo maiksi. Pero adjustable naman ito. Bali, nagdagdag tayo ng isa. Tapos dito, 2-3 feet yung, ano, yung ilalagay natin dito. Medyo magkahiwalay na lang sila. P5 na bulb light. Yan, 12 watts po yung bawat isa nito. Kasing kulay lang din po nito, daylight. May ilaw rito. So mamaya, ano, ilalabas na po natin yan, lahat ng kalat po dyan. Paluluwagin na po natin. Tapos lilinisin na natin to, isa-isa yung mga cover po ng ating switches tsaka ng mga outlet. Lilinisan na natin. Yung binili natin na, ano, na blind rivet para dito yun. Iri-ribbit po natin yung sa parang pinaka-barrel bolt niya. Yan o. Nung Saturday nga pala, hindi tayo nakapagpa-payroll. Medyo delay. Ngayon tayo magpapa-payroll. Yan, bali, nung ano kasi, mga ilang araw, hindi tayo maka-withdraw sa, ano, sa banko. Hindi naman tayo makapunta ng malayo. Diyan lang tayo maasa sa mga withdrawan dyan sa, ano, sa All Home. Minsan ang haba ng pila. Grabe, napakahaba ng pila. Kaya ngayon tayo magpapasahod. Yan, unti-unti na lang po ito. Mga ilang araw na lang po kami dito. Yan o, nalalapit na. Suggest ko po kay ma'am na bilhin na po yung mga gusto niya pang ipa-install dito habang nandito kami. Yan. Robin, baka naman. Robin Padilla, no? Yan na, dito, mga curtain rod. Ayan, dati nasabi na namin, plano ni ma'am yung mga, ano, mga open shelves. Gusto niya nakakortina. Yan. Bahay niya to, siya yung masusunod dito, syempre. Kung ano yung gusto niya rito ipa-install, yan, sabi namin sa kanya, no, bilhin niya na po. Tapos yung tungkol sa ano dito, may ilaw pa pala rito. Tapos yung baka habol na lang yung ibang installation, like CCTV, baka ihabol na lang. John, baka mga witlikod man yan, ha? Nakakangawit ba, John? Hindi naman. Hindi naman. Kanina ka pa dyan, eh, na. Trabaho kasi, na. Mabuting-ting po yan. Tapos, sabi ko sa kanya, diretso, ano na. Diretso linis na. Para hindi masyadong, ano, madumi. Para pag bumisita yung mayari rito, ano na, parang bahay na talaga. Sabi ko rin sa may-ari po, ano na, kung meron pa siyang mga gamit na pwedeng dalhin na rito, tutulungan namin siyang dalhin dito. Like yung mga damit, ipa-box na, ipa-carton na para madala na rito. Yung mga mattress na yan, malalagay na namin yan dito. Yan, pwede na namin na i-segregate yan dito sa mga ano, sa mga kama. Tapos pwede na silang maglagay ng gamit para kaunti-unti. Hindi na sila may stress sa paglipat. Yung tungkol nga po pala sa ano, row house, yung gustong ano, mapicturean to or ma-view natin or ma-videohan kapag kami magamit na, hindi po ako sigurado kung papayag yung may-ari.
Pwede siguro kung may mga installation tayo rito na ipadadagdag si ma'am, papupuntahin niya tayo rito. Tapos makita natin na may nakaayos na gamit na yun, mabibidyoan natin yun. Pero yung ano na, nakalipat na talaga sila, hindi lang ako sigurado. Ito purpose niyan, emergency light. Kaya meron po dyan talaga. Tapos yung connectivity niyan, dito na. Dito na kukuha ng power. Kaya may outlet dyan. Ayun, ducting. Sa range hood, dyan po natin lalagay. Tapos dito nga pala sa Kisam eh, maalala nyo, may ano rito. May smoke detector na i-install dito. Yan, binigyan na po ako ng instruction ni ma'am kung saan po banda ilalagay. Doon banda tsaka rito. Smoke detector. Ang kinuha natin yung building permit. Yan, meron pong kasamang dalawang perasa nun. Tsaka ito, fire extinguisher. Bali na dito tayo sa bahay mga karos. Meron lang po tayong kinuhang gamit dito sa bodega para po dun sa site. Ayan si Bingo. Yan ha. Marami nga palang nag-comment din doon. Meron lang tayong ilan sa mga sasagutin na katanungan tukol sa ginawa nating kulungan dito kay Bingo. Actually pangit yung word na kulungan. Bahay niya po talaga to. Diba parang crib ng baby, diba? ito po, ayan, may lock siya. Kung gusto niya lumabas. Di ba? Pas ka, Bingo. Ay, sis, nahihiya. Sara mo na natin. Ayan po si Bingo. Yung disenyo nga pala nito, kung bakit ko po pinaganito to, ito talaga yung gusto ko. Pero, hindi ako naniniwala na makakalabas siya dyan para tuntungan to. Mabigat na aswang bully. Hindi ko nakikita na sasampahan niya to hanggang sa makawala siya. Wala pa ako nakita ng gano'n na ginawa nito ng Bingo. Yan o. Bait, hindi lumabas ah. Hindi siya lumabas, di ba? Binuksan ko yung pintuan. Tapos meron lang tayong ilan na naispatan na comment habang nandito tayo sa bahay. Bali kay Yoli Sumilang. Yan, kailangan din po daw pinturahan ng lacquer primer yung lahat ng parte ng bakal, kung alin man daw yung pininturahan ko bago ko inapplyan itong epoxy primer. So sir, hindi ko nga po ginawa yun kasi yung lacquer primer ay napaka matinding amoy po nun, matagal mawala yung amoy nun, kaya hindi ko ginawang pinturahan ng lacquer primer. Makakaharm sa haso yun, yung amoy nun. Yun lang po yung kasagutan ko. Ito epoxy primer, walang amoy, tsaka mabilis matuyo. Yan, onting suggestion ko lang. Yun lang po, onting kasagutan sa katanungan. Yan, shoutout po. Mula naman po sa katanungan ni Sir Henry Lloyd Solano, yan. Hindi pala katanungan to, mga suggestion lang. Tama daw yung decision natin. Yan, maraming salamat sa naka-appreciate. Isa sa mga dahilan talaga, di ba, nasabi ko na noon, kasi si Bingo, hindi naman automatic talaga lagi na iihian niya yung wiwi pad. Tapos, hindi naman automatic na dun siya tumatay. Tatay siya o dudumi siya somewhere dito kung saan saan. Si Chanel po kasi, 3 years old pa. Baka aksidente nga po talaga, tama yung comment ni Sir Lloyd, na pwedeng maapakan or madulas si Chanel dun sa ihi ni Bingo. At least, nandito lang siya sa isang area na to na kung saan dumumi or umihi siya. At least, hindi po maapakan ng mga bata. So, yun nga, isa sa mga dahilan na nagagamit din po namin to. Itong area. Kaya maraming salamat po sa inyong concerns. Yan, shoutout po. Tapos, mula naman po kay Sir Locknose. Yan. Bali, yung katanungan pala sa kanya nang galing kung bakit to pahalang. Yan, narinig niyo na po yung aking kasagutan dyan. Yan, personal na idea, pero hindi naman po siya talaga makakalabas dyan. Malabo. Tapos meron din siyang sinabi na dapat araw-araw nilalakad si Bingo, 30 minutes to 1 hour para mawala yung pagiging makulit niya. Yun po sir, dati ganun yung ginagawa namin. Minsan nga po, may kapitbahay kami na may American Bully rin dito, yan sa tabi ng bahay namin.
naglalaro sila palagi, o kaya minsan pinatatakbo ko dyan. Yun nga lang, nung sinabi namin sa vet clinic yan, pina-check up namin, huwag daw muna ilabas. Mas makakabuti sa kanya. Kaya dito-dito lang, ginagawa ko nang pinubuksan ko tong gate yan, nabubuksan ko yan. Gusto niya pong lumabas. Diba? Yan, ayaw lang. Ayaw lumabas. O hindi ka pa pwede bingo, saka na. Yun nga lang, yun nga. Dito lang talaga muna siya. So ano, mga karohos, isang dahilan pala sa mga may nabasa din ako na comment kung bakit ko daw pinagawan ng kulungan to. As ba't nung video namin kahapon, ano po yun, may dahilan tayo kung bakit natin pinagawan. No, sariling dahilan natin yun. Tayo yung nakatira rito. Tayo po yung nagdedesisyon ng mga kung ano meron dito sa bahay na to. So tayo po yung nagdedesisyon. Isang dahilan, sabihin ko sa inyo, nagkaroon siya ng garapata. So ayun natin na pumasok-pasok siya rito. Kaya nga pinipigilan natin siya. Pagpapasok dito, kailangan hanggang dito lang siya. Nagkaroon siya ng garapata. Pero halos pawala naman na lahat. Pero sa ngayon, kailangan niya ng bahay, diba? Hindi naman pwedeng dito nga lang din talaga. Tsaka natututo na siya magngat-ngat, ngingat-ngat niya. Tingnan niyo itong ngingat-ngat niya rito. Oh. Delikado sa kanya yan. Bato kasi yan eh. Pagkakinain niya yan, baka ikamatay niya pa yan. Tapos maraming area rito nang inangat-ngat niya. Kaya kailangan namin itong gawin sa kanya. Para na rin po sa amin yan. Ha? Tsaka para sa iyo. Kasi ikaw, pag namatay ka, naku, kawawa kami. Iwan mo kami? Ha? Iwan mo kami? Okay, dito na po ulit tayo. Eh, napakalinis na ng flooring. Eh. Pang ano na to? Panglaban. Panglaban na po yun. Tapos ito, may ilaw na. Yun na. Asa na ang switch nito? Dito. Yun. Dito yung switch. Bali, ano to, Karos? 3 feet. Tapos 3 feet. Sakot naman niya yung lababo kahit pa paano. Hindi ko kasi natin yan pwede paabutin dito sa gitna. Meron pong ginawang butas dyan ngayon. Kaya hanggang doon lang. Tapos ito naman, yung ducting ng exhaust. Madali na yan. Itatap na lang po yan pataas. Yan na. Retouching na po si JJ dito. Yan na. Yung taas. Tapos kami hindi kami aabot dito sa may ano, sa may hagdanan kasi magdudumi pa po yan. Meron kaming materialis dito na hindi namin mabili rito sa pinakamalapit sa amin. Baka dumayo kami ni Master Jojo dun sa ano, sa 13. Kaya ilan sa mga araw na paparating, pupunta kami rin. Yung tayo bibili. Bali, polyurethane. Yun ang kulang dito. Yan, polyurethane sa mga kahoy. Yan dyan. So may dalawang klase yun, pwedeng gloss tsaka pwedeng matte, pero napagdesisyon na namin na gloss para po sa ano, para kapag ka nabasa ay hindi po magpe-fade yung ano, yung pintura niya. Yung matte pwede yun sa mga pintuan, pero mas maganda ho kasi kagaya yun sa bar counter, kailangan dyan naka-gloss po yan. Pag pinatungan mo ng ano, ng malamig na baso, at least hindi po mag-iwan ng bakat tsaka mancha. Andahan tayo sa taas. Bali, dito naman tayo sa second floor. Ayan na si Yogi, pinipinturahan yung door jam tsaka yung pintuan. Yun, halos okay na rin po ito. Yan, may dumi dyan kanina. Re-retouching na lang. Okay na. Yan, retouching na lang po ito. Tapos isang mano pa po ito, mga pintuan natin. Ito bago. Nakapintura lang ngayon. May sa loob. Okay na, okay na. Ito na lang hinihintay. Yung mga shelves dito. Tapos konting punas na. Kasi JJ. Ang final top coat. Yan na. Iwan muna natin yung tropa dito. Nagagawa muna kami ng payroll ni Mrs. nung para sa Saturday. Ngayon lang po natin na magagawa at may bibigay sa kanila. Okay, tara. Yan, Karaos, nandito na tayo. Bali, ginagawa na po ni Mrs. yung payroll namin nung Saturday para
May pamahagi po natin bago mag-uwian. Tapos ito yung pipikapin natin na ano, refrigerator, gas range, tsaka itong oven. Tapos dito tayo markila ng kolong-kolong. Ayan yung motor na may sidecar. Sir, check natin kung kasya. Ayan, sukatan natin. Sukat, kasya kaya. Ayan, ano, 68. Kasya? 68 centimeter kasya to. Yung luwag. Inintay na lang natin si Master Jojo. Dito na tayo. Yan, tinulungan na po tayo ni Kuya. Babayan mo lang. Babayan mo lang. Yan, rip po. Oh, huwag mo na isasaksak ha. Bukas pa yan. Bukas pa yan, bago pa handa rin. Bago pa handa rin kasi galing sa uga. Yan lang, atawin ko lang po. Meron pa doon? Meron pa yung gas range naman, yung dito. Yung dito naman. Yun! Oh, saktuhan lang, oh. Adjustable naman yung ano niya, yung paa. Sa ilalim ng ref. Handle ko, no? Isang case, panamigin mo, testing natin. Nyalamig. Nyalamig, bukas pa magagamit yan. Ayan, okay na yan. Wala na, sir? Wala na. Ito naman, gas range naman yung pinikap naman namin dito. Yeah, let's go! Angkat muna. Yan o, yan yung gas range naman. Ayun. Tapos ito na po yung ano, yung gas range. Ayan na. Ito yung lagi nating kukunin yung sukat niya. Itong pinakataklog niya. Tingnan natin kung gumagana na to. Ayan no. Gana na yung exhaust fan. Lakas. Ay, double motor yata to no. Double motor. Double motor. Lakas ng exhaust, oh. Sir, tingnan mo, sir. Sana all, oh. Wow! And okay na rin po yung pinaka-ducting. And welcome ko lang natin si Sir dito sa vlog natin. Kapit-bahay po namin. Siya po yung tumulong sa atin na madala po rito itong mga appliances ni Ma'am. Oh, pwedeng-pwede na magluto, oh. Diba? Bali, mag-update na tayo mga Karohos. Yun, oh. Binuksan na natin yung mga ilaw. Tapos si JJ dito halos sa okay na yung retouching niya. Yun. Yun, nandito na yung ating refrigerator. Makaatin eh, no? Dito na pala yung... Taraon! Dito na yung refrigerator ni Ma'am tsaka yung oven. Microwave. Tapos nandito na rin yung gas range. Ipakontrata ko yung sa ano ba, Lancaster? Sige, sir! Ah. Iba naman. Yeah, para iba naman ang lugar. Tapos napakalaki ng improvement nitong ngayong araw, itong area na 'to. Yan sana matuwa po si Ma'am pag bumisita siya rito mamaya. Napakalaki na ng improvement. Ayan yung ating ano, yung ating grease trap. Iano na lang po 'yan, i-connect na lang po namin tapos okay na. Yan oh. Tapos yung paglilinis at pagta-tile grout ng flooring. Wow! Napakaganda. Ang ganda na po. Retouching na lang po yung ating mga baseboard. Yan o. Sana o. Ayan si Kuya. Sinama natin dito para mapakita po ito. Itong gawa natin. Tapos ito. Yan, linis na rito. Yan, hindi pala namin ma-ano. Pinainal retouching pa kasi yung mga...
bed frame. Hindi muna natin maililipat to. Ganito na muna. Pero ito, medyo halos wala na po tayong mga gamit dito. Konting ano na lang po to. Konting retouching na lang po to. Yeah, ilang araw na po tayo nagre-retouching. Yan, kasama po yan sa trabaho natin. Okay mga karos, ito yung update natin pang day 84 po. No, 84 ngayong araw ng Martes. Ayan, payroll na po tayo ngayon. Pero nung Sabado to. Ayan, Martes. Ayan ah, may payroll na kami oh. Dapat bukas to eh, pero naasikaso ko naman ah. Ah, tara. Na tayo. Payroll. Ang dami ng sahod ni John John, no? John, napakakapal yan, ha? Unang araw pa lang. Uwi na kaya akong bulak. Diyan po kasi yung ano, eh. Sahod ni Tatay Chong, sahod niya, sahod ni JR, tsaka sahod ni Pansky. Pagpas 7, 7 plus 2. Ako pa pala. Ang suwihan na po muna. Salamat, Master John. John, ingatan mo yan, ha? Gigi. Jay, ingat.